padadaliin natin yung kanyang paghihirap sa parang gigilitan natin yung kanyang leg. Pero hindi natin totally na puputulin ito. So, tatlong lagusan ang dapat nating putulin ng madalian. Ito po yung jugular vein, carotid, at yung windpipe. So, paano natin malalaman ito? So, once na hiniwa natin, makikita naman ho kasi natin yan. May mga ugat o mga lagusan na nandiyan sa leeg, pwede natin i-check kung talagang naputo na natin siya. At within 10 to 15 seconds after ito gilitan, ay magiging life test na ho yung ating kinatay. At wala ho kayong maririnig na umiiyak. Kasi hawak-hawak ko yung ulo. Okay, yung bibig. So, at ang pinakasusi ng halal ay yung dasal. Ano ho ba yung dasal? Ito yung bismillah. O ibig sabihin, sa ngalan ng Diyos o ng Abo. So, napakasimple lang. Bismillah. At saka gigilitan siya. At isa sa mga kagandahan ng halal stuttering ho ay iko-conceal natin siya mula sa ibang hayop upang hindi ma-stress yung ibang hayop sa oras ng pagkakatay. Kaya tama lang na walang hayop na nasa paligid natin. Okay, so sisimulan na po natin. Hahawakan ni Kuya ang apat na paa. So, andito tayo. Hindi na ho kinakailangan mag-plucking. Hindi ho siya manok, no? Na kinakailangan na tanggalin pa na ano. Make sure, matalim ang kutsilyo. Okay, so mararamdaman nyo, ito siya. Ito yung baba, ito yung leeg. So, ano pwede sabihin? Bismillah. Bismillah. So yun, kuning sipa, totally lifeless. So bahalan ho ang ating kasama na siya na himog. So yun lang po ang way para maka-snotter po tayo. Ako ma. So I hope po ay naunawaan at happy breeding po sa inyong lahat. Maraming salamat. Ay, kuning sipa. Pagkasamit kayo, ang byproducts nyo is yung skin o yung felt. So, eto, kinukuha namin yung balat with fur ng buhok. So, ang pag-cut namin dito is hindi tapas-tabas. So, why cut ang tinatawag ko dito? Kasi umpisaan nyo sa buntot hanggang makakreate kayo ng opening papunta doon sa legs. Pagka nakat nyo na pareho, both sides yung legs, dahan-dahan nyo na siyang mahahatak pababa. So sa inner side ng legs ang pag-slip? Yes po, pag-slip. Pagka umabot po doon sa pinaka-joint ng paa, sa legs, doon lang mo ikakat. Tapos mahahatak nyo na po pababa. Dahil, paghatak nyo sa ibaba, dahan-dahan lang din para maiiwan nyo, mariretain nyo yung fats dun sa batok. Kasi kasama rin ho yan dun sa meat na ibabagay sa inyo. Parang palakatan. Yan, as byproducts yung skin. Pero as of now kasi,
hindi kami nagpo-process ngayon ng skin. Yung mga excess nung pagkatay namin, meron po kaming alaga sa likuran na hito. Yes. Meron lang po kaming kumukulong tubig doon, dadump muna itong mga excess saan namin pinapakain doon sa hito. So, tapos yung internal organs naman, ang sinasama namin sa packaging is yung liver, yung kidney, at saka yung heart. And the rest of the carcass na, ng internal organs, kasama na rin sa scrap. Kaya naman yung skin. Although mahaba po kasi yung proseso ng chemical processing approach, it takes almost 3 weeks to 1 month. Tapos kung natural farm mo kayo, saan nyo itadump yung chemical waste nyo? So kami, natural farm mo dito. So pinapaprocess ka lang muna sa may kawayan. Well-known tannery naman dito sa Bulacan. Eh, although ang minimum requirement nila is 100 kilos. So kailangan nyo magkatay ng isang katrabi. May idea kung magkano yung abot ng processing? Yung sa processing, nasa range ng 40-60 pesos. For the processing. 40 to 60 pesos. Per ano? Ako. Per ano? Yes po. Because of the chemical na ginagamit. Yung processing, sir, ng paa at saka yung mga buntot, kasama na rin sa kanila? Yes po, pero pwede rin naman kung may mga tutorials online ngayon sa YouTube na parang homemade DIY. Okay. Na binababad nila sa isang klaseng formulation. Iba sa formalin, iba raw, may mga certain chemicals na nabibili sa drugstore. Tapos, yun na lang drying process na lang to make a keychain or as a centipede. Ayan. Tapos nakikita nyo yung meat, medyo at saka yung puso, nagka-heartbeat pa, ibig sabihin, freshly slaughtered siya, hindi double din. Ayan, nagka-heartbeat pa. Yung procedure ni Sir Umar is halal. Later on, yung captive bolt naman ang bedemo. Sir, yes. Yung sinasabi niyo may hito kayo sa ano, African hito yan, sir, or anong klaseng hito? Hindi po, ganili lang po. For family food consumption.